Meron akong kwento. Isa akong lalaki. At siguro masasabi ko na maswerte ako. Ebes, sino ba naman ang asawa na papayagan ka na kang makipagjurot-jurot sa iba? Oh, what is the meaning of this? Feeling ko, ako na yata ang maswerteng iyon. Married ako for 18 years sa aking pinakamamahal na asawa. Meron kaming dalawang anak na lalaki na mga binata na. Masaya ang aming pamilya at wala naman akong hahanapin pang iba. Sa 15 years naming magkasama, never nagloko ako sa asawa ko. May never, ha? Sana tama ako ng pagkabasa. Kasi hindi naman siya nagkukulang pagdating sa pag-aalaga sa amin at pati na rin sa lambing sa akin. Pareho kaming nag-work at wala naman kaming problema sa ganitong setup. Kasi sa akin naman, kung gusto niya pa magtrabaho, eh okay lang. Isang gabi, bes, after naming mag-churot-churot ng asawa ko, sabi niya sa akin, meron daw siyang naisip na magandang ideya. Ang sabi ni wifey, maghanap kami ng babae sa Malate at kung sino daw ang mapipili namin ang maswerte. Ano to, papromo? Siya ang maswerteng makakachurot-churot ko. Akala ko, gino-joke time ako ng asawa ko. Pero seryoso siya. Sabi niya sa akin, gusto niya din malaman kung sino ba ang mas magaling pagdating sa performance. Kung ang babae o siya na misis ko. Natawa ako sa ideya niya. Ngunit di ko ito masyadong sineseryoso. Di naman siya lasing nung sinabi niya sa akin. And in the first place, hindi kami umiinom. So fast forward. Bago pa kami magpunta sa isang club na madaming babaeng nagseseksihan, nag-usap kami. O ganito ha, huwag nating sasabihin na mag-asawa tayo. Kumbaga, ang pakilala namin, hinahanapan ako ng kaibigan ko nang makakasama sa gabing iyon. May nakilala kami sa isang club. Ang pangalan niya ay Aubrey. Maganda siya, maputi, makinis, sexy ang katawan at pala smile. May hawig siya kay Jesse Menjola. At nang tinanong namin, 21 years old daw siya. Siya na ang napili namin ng asawa ko. Congratulations! Malinis siya. Walang sakit at kinumpirma pa ng floor manager na nandun. Minomonitor daw nila lagi yung health condition ng kanilang mga talents. Umalis siya. Mag-isa. At naiwan na kami ni Aubrey. Ah, si wifey umalis na. Pumunta kami sa isang Motorola. At mukhang sanay na siya at walang kaba na bakas sa kanyang mukha. Nakikipagkwentuhan pa siya. Ako nga tong kinakabahan. Kaya pagdating namin sa room, nagtanggal na agad siya ng kanyang OOTD. Nakasual lang. Bumungad sa akin ang napaka-sexy niyang katawan. Wala siyang tiyan. Ano nangyari sa tiyan? Maliit. Kumbaga parang slim, ganyan. Slim siya. Walang kamot. Kabaliktaran ng misis ko. Oh, si Mrs. May Tiger sa tiyan.
o nakalmot ng dinosaur. Pumunta kami sa Bed of Roses at doon na inumpisahan ang aming tsura. Hinawakan niya ang suman. Hindi nang lalaban ah. At nag lollipop. Kahit gabing-gabi na, mahilig siya sa matamis, in fairness. Maya-maya pa ako naman ay bumirada. Nakahiga siya at nag-grand entrance na ako sa kanya. Ang aming tsura-tsura tayo tumagal ng 15 minuto. Afternoon, best. Chine-check ko pa kung yung phone ko ay nagme-message na ang asawa ko. Pero wala siyang ni isang text o missed call. Di na namin tinapos yung 3 oras. Nagpahinga lang ako at nag-decide na din na umuwi sa asawa ko. Sa totoo lang, di ko pa rin ipagpapalit yung misis ko. Sa performance, ang nanalo ay ang asawa ko. It's over, may nanalo na. May feelings kasi kami. Hindi katulad ng kay Aubrey na monkey business lang. Kahit pa may kamot at bilbil si Mrs., panalo pa rin siya sa puso at puson ko.